Sa round ito, isang tanong lang ang inyong sasagutin sa loob ng 30 segundo. At mauuna ka na, candidate number one, Julius Bragais. Isa pong paalala, the views and opinions of the candidate and the reigning Mr. Q&A do not reflect the views and opinions of the host, the show, the management, and the network. Okay. Same question lang po kayo, 30 seconds to answer. Ready na ba siya, girl? Okay. Ang tanong mo ay ito. Kung nasa pampublikong sasakyan ka, sa anong pagkakataon mo hindi iaalok ang upuan mo sa isang babae? Uulitin ko. Kung nasa pampublikong sasakyan ka, sa anong pagkakataon mo hindi iaalok ang upuan mo sa isang babae? Ano? Sagot! Ganito kasi yan. Kung ako po ay nasa pampublikong sasakyan, kailan ko po hindi iaalok ang aking pangupuan sa isang babae? Hindi ko po iniaalok kapag alam ko pong mas may nangangailangan sa kanya. Meron pong mga tao na mayroong kapansanan, masigit po na mas mahalagang sila ang bigyang pansin natin. Dahil ang mga babae naman po, kaya rin naman po nila yung mga sarili nila. Gayun din po, meron po tayong mga sanggol o nakababata na mas dapat binibigyan po natin ng pansin. Kaya din po, yun po yung mas mahalagang bigyan natin ng pansin. Ganun yun. Thank you so much, candidate number one, Julius Bragais. Ikaw naman ang sasagot, reigning Mr. Q&A, Makoy Aragon. Kalmadong kalmado. Oh, naku, laki laki ng braso mo, parang kasya pa 80. Kaya pa po. Kaya pa. Ang gaam lang sa kanya eh. Para sa mga kababayan ko sa Northern Samar at sa Alin, gagawin ko. Ayan sila. Ayun, meron. Sila Ma'am Vice. Ayan. So, ang tanong na ito ay maaaring magpadagdag o huling tropeyo na yung bit-bit mo. You have 30 seconds to answer. The question is, babasahin ko lang ng dalawang beses katulad ng ginawa ko sa kanya, ha? Kung nasa pampublikong sasakyan ka, sa anong pagkakataon mo hindi iaalok ang upuan mo sa isang babae? Kung nasa pampublikong sasakyan ka, sa anong pagkakataon mo hindi iaalok ang upuan mo sa isang babae? Ano? Sagot! Madlang people, ganito po yun. Kung nasa pampublikong sasakyan ako, sa anong pagkakataon hindi ko iaalok ang aking upuan sa isang babae kapag meron pong sasakay na mas matanda? Pag meron pong sasakay na mas senior, sapagkat ang mga matatanda po ay dapat nilalagay po natin sa maayos na kalalagyan. Sila po ay senior citizens or sila po ay nahihirapan na sa kanilang pagsakay. Mga madlang people, ang pagbibigay po ng upuan sa mga nakakatanda sa atin ay tanda ng paggalang. Ganun po yun! Salamat, reigning Mr. Q&A, Makoy Aragon!